bla, or whichever nasa offlane nila, may hirapan na isang marksman mag-farm. Kasi may pilitan siyang sumama pagdating sa team fight. Oh, sa team fights. Kaya nga minsan kailangan mo mag-consider na kapag makikipag-away ka malapit sa marksman. Kasi paano kung may katabing minion wave, di ba? Kailangan pa rin ng marksman yun. Parang mas rewarding pa nga na mag-minion wave kaysa sumama dun sa away. Alright, on to the hero rundown. Archangel on the blue side. Jeff Curie forever for the Xbox. Si Jeff pala ang Xbox dito. Lusty on the Grok. Jay on the Kaja. Rio, para naman si Granger dito. So, there's a swap, no? There's a swap, no? Naging marksman dito si Rio. And Kluash on the Gusha. Para naman dito sa red side, yan ang execution pakbet para sa Esmeralda, Cyrus, sa kanyang Teresa. Kaya naman para kay Zapno, Chakno, para sa Akai and May on the Leomord. So, di natin makikita yung parang hinahanap nating matchup na Zapno versus Jeff in the form of the marksman. Pero, wow, kumit talaga si Sir dito. Parang gusto yata bigyan ng isa, mabibigyan ba? Hindi. Pero, eto na ang backup coming from the Archangel. Mukhang turn around kill mo yata from the Guardian's Barrier. Eto na, Siren, buhay pa rin at ay ipagpasuhan. Pero, first blood dito, nakuha ng Archangel. Umihit yung dugo yata ni Sardon. Very interesting. He did land the combo. Pero it was lacking. Kulang pa sa damage. At saka pinilit na gamit din yung flicker niya. Yeah, nag-flicker nga eh. Hindi niya in-expect na nandun yung players coming from the Archangel, which is Grok yun. Yeah, he was thinking na mapapurse blood. He was thinking na mapapurse blood talaga with the full combo just by using the flicker. Pero there is that very interesting rotation ng Berserk. They may be thinking na hindi naman siguro ganun ka-punishing yon para sa Terizla. Actually, Terizla, ilagay mo lang naman sa lane. Mm-hmm. Magiging parang andali pa rin makakuha ng wave clear. Pwede pa rin makabawi. Oh. And for the most part, you can actually see Execration just hovering doon sa top lane side natin as the timer for the turtle is sitting at 6 seconds. So, eto na. Konti na lang mabuhay na turtle. Pero sa bottom lane, may kita natin Kiluash now at level 4. So, okay. Hindi na niya agawan pa ng experience dito ang isang Kaja para makapag-combo na agad sila with the Divine Judgment. So, here for the Execration, kailangan talaga itong si Zapto ang early game pala mag-step up kasi knowing na mayroong Grok pero turtle. Yeah. First turtle of the game nakuha ng Execration. So Archangel realized na nahuli na rin sila para sa rotation na yon by trying to actually reach the level 4 early on. So Ryo, flicker in! Naku po, with a combo coming from Kiluash. Nakapatay dito ang Archangel. Mukhang late na rin doon ang Execration for the backup. Pero sa top rate, ito nakipagbakbakan lang din. Last insanity na sa buba si Zach sa mukha. Pero Chakno, with a UK guys, mukhang turn around kill pa nga yata. Fade lang din. Para Zach to win the kill para sa kanyang carry. I was thinking na kulang yung kulang yung Hurricane Dance, pero iba talaga yung Zapno-Chakno connection, no? Baka mamaya mag-iba na rin ang pangalan si Zapno. Baka nga mag-iba rin. Zapno! Magkapalitan ng muka. Pwede rin, mga kaibigan. Magpapayag silang dalawa. 2-1 in this game, ladies and gentlemen. And of course, with that, lalo pa may turtle din na nakuha yung Execration. Even with the push down here by Archangel sa bottom lane side, both of them are just sitting at a 7.5.6 na gold mark. Oo, kanina kung Archangel ang lamang pagdating sa gold, Execration dito talagang kalmado lang. Ice pa rin tayo dun sa ating objectives, which is the turtle. Malaking bagay yung turtle kasi 150 gold agad plus the experience for the whole team itself. Yep. And of course, yung mga taga-exec din, they need to be very careful ha. Marunong mag-pull off ng Kaja. Napaka-familiar ni Jay, no? Oh. Utilizing the Kaja. Tapos parang pinulong. Hurricane Dash, talawang tinamahan. Pero Divine Dash, pero sagot ko. Death trap, sige. Kiluwash, you'll get pakil. Chakno dito, nabigat pa nga ng isa. Pero penalty zone. Catches 3, walang dahil. Ito na, backup card from Pakbet. Fallen Starborn. Pakbet! Kill. That player card from the Archangel. Siren, buhay pa rin. Lasty, nakipag-buy time lang. Alanganin to. Yung tinatakbuhan ni Lasty dito, he was actually running, falling back into the base of Execration Squad. Rorotate siya. Makikita niya kaagad si Siren dito. Power of nature. Hammer! Compared sa paltok dito ni Lasty. Pero matabang imbutido yan. Let's see once again. And of course, atras na lang because of the body of the speed. Ganun din kakunat dito yung Terizla that allowed for Pakbet and May to push dito sa gitna. Ang kinagandahan din for the Execration actually, naiwan si Terizla. Actually, pwede nang i-get yung Grok, pero hindi na sila nagma-assem. Hindi na sila nag-go for a kill. Rather, nag-objective sila dun sa middle lane. Where in fact, middle lane, isa sa mga crucial na turrets na makuha agad. Kasi grabe yung map vision na kaya niya ibigay. Totoo yan. If you unlock the mid lane, kuha mo kagad itong dalawang path after the side brush that easily enables you for entrance on both jungles, gets? So kahit isang lane lang sa side lane ang makontrol mo, parang may option ka. Kasi kung ano push mo side lane lang, isa lang ang pwede mong potential na next para lane target. Kanyari, na push mo yung bot lane,
Ang pwede mo lang i-prioritize na lane after bot lane na may advantage ka is mid lane. Mm-hmm. Pero pag mid ka, any lane. Kahit saan pumunta. Kahit saan, pwede magtago kayo dito gaya na sinabi mo kanina. Pero here, for the second turtle, nakuha ng Archangel. Pero kung mapapansin nyo, for the execution, ang rotation nila talaga is going to the top lane. Ito, Hurricane Dance, Akada Guard, Jeff Cutie Forever, tumatak po again. Three players dito. Last Insanity has been popped. Pero Siren to the back of penalty zone. Naku po. Yeah, wala kang katakas-takas yan. Ever, pero wala kang kakulang. Hold that thought, ha? Na, ano din, na ultimation din dito ni Jay. Itong Leo March sa may baba. Round 2 na yan. Lagi na lang nasusuki dito si Baring May sa may pinakababa. At ngayon, kumakatok na mga membro ng Arc Angel. It's an inhibitor turret. 250 sa damage. That is completed. Mababasag yung torre na yan. Pass mo ang base dito ng execration. Grabe ang objectives dito yung Arc Angel. Okay lang na mapatay ang isang expert as long as nakakadiretso tayo. Well, fact, isang inhibitor turret agad yun. Super minions agad or makunat na minions agad to for the Archangel. Ano yun? Advantage lane ka agad yun. Oo, oh, tama. You know the funny part here, Maring Chantel, is that napush sila against their mid. Ang ginawa nila, Diretso nila, pinierce lang talaga nila. And execution was thinking, we have the better control ng map kasi nakapush tayo ng outer mid lane turret. Pero ginawa ng Archangel dito, hindi, diretso hindi namin. Last year, baka makatakas pa to, ha? Oops, so, Terizla dito. Tinanakin. Buhay pa rin, sabi. For the support, ito yung problema naman sa Terizla. Medyo mabagal. Oo. Kung mapapansin niyo pagdating sa team fights, yes, nandun siya, pero ang tagal niya bang, oof, Divine Judgment, makakatakas, makikuha siya at Incandescence, Death Traps, hindi coming from Rio. Eto na, akinagandahan ng pagkakasira ng inhibitor. Sa baba. You know, as in, there is no sense for Archangel to actually, unless gusto lang nila i-pick up yung bot, pero there is really no sense to push the bottom lane anymore. Mm-hmm. Again, ang logic ng Mobile Legends, guys, sobrang importante ng inhibitor turret sa Mobile Legends kasi di po yan nag-i-spawn. Talagang sa inyo yan na yung lane na yan. Yan na yan. Kaya ang laking advantage yan. That allows for Archangel now to pull up all of their campaigns on the mid lane and top lane side. Now, another headline dito, ang kicker pa, yung Lord, nandun din. Oo, so for the execution dito, as much as possible, ang magiging problema pagdating sa team fights, meron at merong isang magsistay dun sa lane na napush ng Archangel. Oo. Which is mahirap for them kasi ang ginagawa nila is a total ganking style. Oo, kasama so, lahat. Oo, pagka nandun na yung backup for Archangel, meron na silang free time actually na mag-team fight kasi meron na silang inhibitor turret na nasira. Pero exactly dito with the damage na Jack it forever na wala ng armor out na lang for the both teams. Tore ang gusto na execution for ina-offset nila. Ina-offset nila. Let us see here if will Rio be allowed to actually complete the push here into the mid lane side. Sakto tumulong ka agad. Of course, na-display si Rio dito na palapad kila Siren. Sakto! Naku po, free hit lang din. Sakto will get a kill. So, kita niya yung instinct dito. Tank instincts ni Sakto. At sprint muna para maabot ang isang Granger. Totoo yan. Classic yun kay Chakno. As in, magulat ka kung hindi siya nag-sprint bago siya mag-engage. At ganun talaga, ang last mang huli po lagi ni Chakno. I do recall nung may nakalaban yata, I think it was SGD versus Execration na pag di nyo nakikita si Chakno, i-assume yung nasa likod mo na yan. Laging nasa likod nyo na yan. At saka, pag si Chakno yung nag-zone out, talagang dadalhin niya sa kalaban niya. Dadalhin niya, kakampi niya. Basta ganun daw. Kaya daw sabi, ang hirap kalaban ni Chakno. Lagi kami nadalali sa likod kasi nga pag hindi nyo nakikita, assume nyo lang nasa likod. So kita natin dito last sa top lane against Warper Flicker lang din. Divine Chakno dito, nahuli si Chakno. Pero Hurricane Dance has been caught. May off-camp kill, nakapatay doon sa middle lane creature. Kanya napatay top turret dito, nasira na execution. So hindi papatinag ang execution pagdating sa objective. At hinahamon ng execution dito ang Archangel ng away. Kumbaga napush nga din ang bahay ng execution doon sa may bandang bababa. It doesn't matter. Ang ginagawa nila ngayon, kami naman ang mambiblitz. Kami naman ang mapuwersa ng lane para mapuwersa kayo mag-react. And I think walang no choice din yung Archangel kundi talaga mag-react din, talagang makipaglaban. And wala eh, nag-stack lang yung minion wave doon sa bot. Yung na-shove dito ng execration doon sa bot that allowed for them to actually rotate onto the top. At least take that fight and take that turret. Jump Cutie. Oops, last insanity para kay Jump Cutie forever. Sakto dito, Flicker nagamit na makakatakas pa. Sakto na patay dito sa kamay ni Lasty. Pero penalty zone, kali sa likod, naiwas si Siren. Naku po, may bibigyan yata ng isa. Pero may Flicker pa. And May dinakas si Barbie. Nagkipagkabayuan lang din. Pero Divine Judgment again para kay May. Flicker naman ang sagot dito kay Luwash na patay. So 2-4-1 trade ang nangyari sa clash na yun. At hindi rin pinayagan. May konting batok pa ang ginawa para sa Lord doon. Hindi rin pinayagan talaga ng mga banat si Rio. Still yan yung pare. Kahit anong laman ng execution butas pa rin. Yung inhibitor turret nila. Lasty dito, naligaw. Backbet yung grabe, buhay niya. Gray na. Pwede pa hanggang next game yung Yappy, boy. Yappy, hanggang next season, men. Next season na dito, last season na ikipagpulit na lang. Chakno! Balik sa likod pero one charge dito. Ang sagot nila, si Falling Star mo na. Pero Jay, dito na for the backup. Jump Get Forever for
for the vacation. So up for the both teams and here for the execution. Good thing is that si Kay talaga hindi niya din binibitawan yung bottom lane. Totoo yan. So kami maintain pa rin na execution yung bottom lane. Here's the funny part talaga. Wala ka namang ginagawa, magugulat ka na lang talaga. Nasa likod mo na si Chakno. Bigla may tumatalon ulit. Kahit hindi kasali sa game nyo si Chakno, mataas yung chance na sa likod mo pa rin si Chakno. Parang kumbaga pa may presensya ni Chakno. Bahala ka na, pero dito na ko po. Jay, mabibigyan ka na ni Sapper, may flicker. Boom! Tumama ang fidget spinner ni parang Chakno, parang side na execration. Nagiinit ng execration ngayon. 6-10 and they got a Lord pushing then onto the top lane side. Onto the item check, you can actually see here that Zap is sitting on a golden stat plus endless battle. Madederecho rin yata. Madederecho rin yata mapunta sa Athena Shield. Chakno pala. Brute Force, ang hirap na nito. Nasa Akers helmet pa siya. Brute Force breastplate din. So, nababawasan din yung damage talaga na kanyang mga binabatukan. Buelo din si Pakbe dito with that Feather of Heaven also available on her, so more attack speeds. And now let's see here, execution will go at babaw. Nako, nagkalim yung naman silikon. Tingnan natin kung sino bibigyan nito. Yuri Kane dance, sinabahan ng dalawa kasi nga lang ang Lord Eater is well defended for the side of Archangel. Wala din cash at T, so actually for the Archangel maganda ang pinakita doon for Jeff Forever. Talagang ginamit niya ng kanyang last insanity para pantakot for the execution. Ganda ng depensa na yon para dito sa Archangel. Now, Sire, hindi pa rin aalis. Konting sayaw na ginagawa doon. Also down in by Pakbet. Pero mukhang doon nagkaroon tayo ng reset. A 6-10 sets on into our score. But the gold lead here is 8,000 in favor of execution. May pinapakita dito ng execution. Kung makikita nyo, for the Archangel, yes, nandun yung mga Divine Judgment ni Jay. Kasi nga lang, parang ang daming flicker na bit-bit dito ng execration. Kaya hindi makombo ni, ano, hindi makombo ni Kiluwash din at nung Kaja and Gusha. Tsaka, classic eh. Pag, ano, na kunyari, nag-Kaja ka, tapos nag-initiate ka, mahinila ka, countering nga talaga ni Chakno. Mm-hmm. Kanina ka Chakno, nasa loob na naman ng base. Nagulat nga ako. Parang nawawala na nga siya sa screen. So, sobrang gusto niya galim-galim sa likod. Ganun galalim sila Chak. So, yeah. Things have toned down a bit para dito sa ating mapa. Pero kita mo yung push at inhibitor na nakuha dito ng Archangel. Parang wala na. Talagang sinakop na ng execration yung pwede sa kumpi for the Archangel. Hindi na sila pumayag eh. Hindi na sila pumayag for Archangel na kumbaga makatsingas ng tore. Mm-hmm. Parang yung execration, dalay na natin yung laban sa kanila. Para talaga wala nang magawa. Tiyan mo si Chako! Nasa base ako! Pupunta sa fountain! Ganun niya! Archangel yata talaga to eh. Diba? Lang sa magkaasim doon siya para chaka. Playstyle niya yon, nasa likod talaga. Di mo nga alam anong ability. Nagte-teleport si Chak. Sabi niya siguro may bawa si Hector ko. Pwede ba magpahil dito? Gulat ka na lang. Gulat ka na lang. Sabi mo si Chak to talaga. Ganun nakatalikod si Chak. Like, kasi si Chak na mahihayin siya sa picture. Kaya ayaw niya nakikita siya sa screen. Kaya pala lagi nasa likod. Kaya siya nasa likod lagi, no? Grabe, ang player na nasa likod mo lang, mga kaibigan. Pagtingin mo sa face, ano na nasa loob? May umihinga palang tao doon. Siguro with that lesson in mind, siguro leksyon na yun kay Cherry Chakno. Hindi naman kailangan ganun kalalim din. Dalawang tore, parang patatuhan taigdig. Tinamaan na nga siya nung core na turrets eh. Tinamaan nga siya nung throne doon eh. Pero ako na alay para sa execution. So, yan. Going back into the item. Okay, Oracle is also available for the Esmeralda. Rendering the burst for Kiluwash to be. Alam mo yun, parang kulang kahit nakaano pa siya. Holy Crystal dito is behind by one core item actually. So, actually here for the execution. Ito yung mga error, yung mga paisa-isang error. Gaya na sinabi kanina ni Madam Yasu sa panel natin. Parang Archangel yung isa sa mga teams na marunong mag-capitalize ng errors ng kalaban nila. Totoo yan. At of course, speaking of capitalizing errors, alam natin na humahaba na yung game natin. Baka nga road to greatest games tayo dito. Kasi under pressure yung execution pa rin. Ang number pressure execution. Pero you have to keep in mind that they have one inhib down. Na maintain lang nila kasi lamang sila ngayon. Plus they have the carry na naman, which allowed for Zakno to be present. Level 15 na, 3-2-3 on the KDA. Now they're rolling on this Lord. Tunog na rin yung Lord na yan. Pero Archangel kasi they have decent way clear din to defend this one. Ito lang, Raging Lord to. Medyo matagal makuha. Ilalaban pa ito ng Archangel last.
capacity yan, ha? Oo, actually, Grok, mataas yung capacity mag-steal ng mga objectives. So, hindi naka-crowd control. And, parang walking words dito si Lucky for the side of Arcane. No. Para malaman din kung makukuha na. Gusto mag-tipi ni Sire! Gusto mag-tipi ni Sire! Gusto na nila umuwi! Hindi pa rin pinapatawa ng Lord sa ato ito o that free hit. Ayun na sino! May nagpapos siya! Ay, yung Lord na! Yung Lord! Nakuha yung Lord! Video dito for the side of Archangel kasi naiwan si Siren to defend that. Oh, gusto ni Siren na umuwi kasi nakita niya na nag-split si Xbox doon. Kaso nakachingas ng dalawang hero ngayon. Ang mga taga-execration but still their Lord. The Lost Men. Ito nga, kaya ka sabi ko, greatest games to mga kaibigan. Brace yourself. Magiging mahaba to. Palitan lang ng momentum. Palitan lang ng momentum yung dalawa. Totoo. Actually, for the Archangel, maganda yung ginawa nila kasi nalito yung execution. Parang naiwan dun yung dalawang players for the execution. Gusto maaga. Pero tingnan natin dito, ayaw na nga pala yung execution dito. Ang Lord and well-defended actually for the side of execution. Plus, Dominion Wave pressure is still coming from their side. Ang update rin talaga ni Zapno, no? Kahit si... Oo, ayun na naman, Chakno! Hinihila ko! Pero Hurricane Dash, sasagot dito, tinanatin ko yung Starboard, pero Wild Charge lang din. Para dito kayo lang sisira ang Inhibitor Turret versus Guardian's Barrier. May dito, gamit-gamit ng kanyang kabayo, makakatakas lang din. Ops, eto, Siren with a penalty zone. Catches 2, pero dash out lang din para kay Chain. Mukhang Tori lang din, or by time actually yung ginawa ni Chakno para ma-force ng execution to destroy that Inhibitor Turret. Yeah, and actually halos basag na rin ito, itong bottom lane inhibitor turret. If they wanna force things out, they can actually go all in. Tatlong hit na lang yan. Baka nga dalawa lang kami from the carry as long as walang turret protection. Ngayon, na-even up kanila. Full item na. Full item na si Zapno. Parang Zapno for that carry. With the immortality pa, available, no? Yan lang naman din talaga yung kailangan niya. Thunderbelt, Golden Staff, tsaka Endless Battle as you can just item defensively. Kaya naman, wala nang no choice dito mga member ng Archangel but to start buying Apocalypse Queen. Oo. So, tinan natin for the Archangel, kailangan lang talaga mag- ng setup play and might as well exhaust that Divine Judgment sa ma-score na hero. Oo. Kasi parang ang binibait nga ni Chakto, parang yun nakikita natin binibait niya ang kanyang sarili para yung Divine Judgment sa kanya na lang gamitin. And for the Archangel, wala na silang mag-get for hero for at ang dami nilang na-burn na spell para kay Chakno. He was delivered upon 3 points kahit tinamahan siya ng Tore ng Core doon. Hindi rin sila makaharap kasi baka ikutan sila ni Chakno. Pero ayun, hindi nila nagawa yung wave clear necessary for the mid lane inhibitor turret. Baka mabasa na to ng Archangel yung ganitong playstyle ngayon ng execration. Kasi yung mid lane nga, yes, it is an inhibitor turret, but we are clearly into the late game wherein wave clearing is way easier. Plus, kaya lang naman umatras ng Archangel ng kate sa throne nila. Lumapit ang lalim ni Jeff. Oo, na Hurricane Dance dito. Pero kinin natin yung fire charge. May sasagot naman dito. Pero galing sila Gods. Mega kill para kay Mia. Sa Leo Ward na execution. Wild charge. Gagamitin ni Lusty para pantakas calling Starmoon. Walang tatamaan. Pero hapon nangyayari yun. Eto ang sira ang lahat ng inhibitor turret ng Archangel. May zoning out lang din. At mukhang tower lock na yata para dito. Pero this one pa. And that's it for the execution. Ganda ng pinakita doon ng execution. Congratulations, ladies and gentlemen. I don't think that is a one-sided game. Really, I think sobrang ano yung lap.